Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong magpang-abot itong dalawa, itong si Dr. Tanyag at itong si Zoe, kung saan nakakulong ang kanyang mami, at nang sabihin nito ni Dr. Tanyag sa kanya na bumalik na umano ang kanyang mga alaala ay dito, o parang tumigil na umano ang mundo ni Zoe, ngunit hindi naman umano nagsalita ang kanyang daddy na hindi umano sila totoong mag-ama. Baka hindi pa umano bumalik ng tuluyan ang kanyang mga alaala, ngunit labis-labis itong nag-alala itong si Zoe dahil bumalik na nga umano ang mga alaala ng kanyang daddy, ay malamang maalala din umano nito ng kanyang daddy ang mga nangyayari sa kanya noon kung bakit umano ito nahulog sa hagdanan. Kung kaya't nang magpaalam itong si Dr. Tanyag na uuwi na umano ito, at dito agad naman din itong sinabihan ni Zoe ang kanyang daddy na mauna na umano ito dahil gusto pa umano nitong makasama ni Zoe ang kanyang mami na itong si Moira. Kung kaya't agad naman din itong nagpaalam itong si Dr. Tanyag sa kanyang anak na mauna na umano ito sa kanya, at dito nang magkaalis na itong si Dr. Tanyag ay hindi naman din ito nakapagpigil itong si Zoe na umiyak, at agad itong nagsalita itong si Zoe sa harapan ng kanyang mami na bumalik na umano ang mga alaala ng kanyang daddy at paano na umano itong si Zoe. At dito agad naman din itong sinabihan ni Moira ang kanyang anak na huwag muna umano nitong isipin ni Zoe ang mga nangyayari dahil sa tingin umano nito ni Moira ay hindi pa umano tuluyan na lahat-lahat ang bumalik ng mga alaala ng kanyang asawa na itong si Robert, dahil kung bumalik pa umano ito lahat ay paninigurado umano itong hindi na umano nito bibisitahin pa ni Dr. Tanyag itong si Moira sa kulungan, dahil isusumpa umano nito ni Dr. Tanyag itong si Moira. At dito agad naman din itong sinabihan ni Zoe ang kanyang mami na nag-alala umano itong si Zoe dahil lumiliit na umano ang kanyang mundo ngayong yung bumalik na umano ang mga ibang alaala ng kanyang daddy, ay malamang susunod na rin umano ang kanyang mga alaala kung paano umano ito nalaglag sa hagdanan. At sinabihan nito ni Zoe ang kanyang mami na lalo umano itong hindi na makakalabas sa kulungan, kung kaya't labis-labis naman din itong nalulungkot itong si Moira, at agad naman din itong naisipan ni Moira ang mga sinasabi ng kanyang anak na baka tama nga umano itong si Zoe na kapag malaman umano nito ni Dr. Tanyag ang katotohanan sa mga nangyayari sa kanya ay madagdagan na naman umano ang mga kasalanan ni Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.